Ngayon ay tatalakayin natin ang pakikibakan ng mga Pilipino para sa kalayaan laban sa mga Hapon. Una dito yung pagkabuo ng Hukbalahap. Ito yung hukbo ng bayan laban sa Hapon, isang anti-Japanese organization na binuo ng mga magsasaka sa gitnang Luzon na pinamunuan ng kanilang supremo na si Luis Tarup kasama sina Pedro Abad Santos at ang Laba Brothers na sina Vicente, Jose at Jesus. Ito yung mga gerilyang may pagkiling sa komunismo. Ay isa pang pamana ng digmaan na naging malaking sagabal sa pambansang kaunlaran ang ekonomiko. Maraming bayan sa gitnang Luzon noong 1950 ang may mga tagong pamahalaan ng mga Hook na nakapagniningil ng buwis, nakapagpapakalat ng mga kautusan, pagpapataw ng parusa laban sa sariling paglilitis. Ito naman yung isa sa pangit na gawain ng mga Hukbalahap, ang sapilitang pangingmikil sa mga kapwa Pilipino. At sa kabila ng matinding kahirapan at pagmamalupit ng mga Hapones sa mga Pilipino, noon ay patuloy ang pakikipaglaban ng mga Hook sa Hapon, ngunit may ilang mas pinili nila na kumampi sa mga Hapon at manatili na lamang tahimik para hindi rin magbuwis ng buhay. Okay. Gayunpaman, itong mga Hook na to ang nagsilbing tagapagtanggol ng mga dukha. Hindi natapos ang laban ng mga Pilipino na bumagsak ang Bataan at Corregidor sa kamay ng mga Hapones. Ang mga sundalong nakaligtas dito sa digmaang ito sa Hapon ay nagpasyang mamundo, kaya nabuo itong mga gerilya at mga Hukbalahap. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga pangkat ng gerilya. Ito yung mga nagpangkat-pangkat sila upang bumuo ng samahan at maparami yung samahan itong mga gerilya. At yung mga gerilya naman ay umanib din naman dito sa mga Hukbalahap para makamit yung kalayaan laban sa mga Hapon. At tinulungan naman tayo ng mga Amerikano nang bumalik si Douglas MacArthur. Okay, narito ang mga pangkat ng gerilya. Hilagang Luzon sa pamumuno ni Walter Cushing at Colonel Guillermo Nacar. Sa gitnang Luzon naman ay nakatalaga ang Hunters ROTC ni Miguel Burr at Marking Guerrillas ni Marcos Agustin. Sa Bicol naman, sa Hilagang Camarines ay pinamumunuan ni Wenceslao Q. Pinsons. Okay, sa Panay naman ay si Tomas Confisor ang sibilyang leader at si Macario Peralta ang leader militar. At samantalang sa Mindanao naman ay pinangungunahan ni na Salifada Pendatun at Tomas Gabili. Okay? Ito, noong nalaman ng mga Hapon ang samahang binubuo ng mga gerilya, ay mas lalo pa silang naging malupit at mahigpit sa mga Pilipino. Sa lahat ng mga samahan noon ay mas naging matatag dito ang Hukbalahap. At narito ang mga layunin ng Hukbalahap: mapabagsak at makamit ang kalayaan sa pagmamalupit ng mga Hapon, pangalagaan ang mga sakahang kinamkam ng mga Hapon, mapanatili ang katahimikan ng bayan, maalis ang sobrang takot at alinlangan. Yan ay ilan lamang sa mga naging layunin ng Hukbalahap. Upang magkaroon ng espiya ang Hapon, kumuha sila ng mga sibilyang Pilipino upang pagmanmanan o mag-espiya sa mga gerilyang Pilipino, at ito ay tinatawag na makapili o makapili. Sila ay kakampi ng mga Hapon at binabayaran sila upang pagmanmanan ang mga kilos nito. Kumbaga parang sila yung mata sa mga bawat hakbang na gagawin ng mga gerilya at mga Hukbalahap. Samantala, ang mga Kempitay naman ang tawag sa mga pulis militar na Hapones. Hinuhuli nila ang mga gerilyang Pilipino at pinaparusahan ang mga hinihinalang nagpapakalat ng mga propaganda laban sa mga Hapon o laban sa kanila. At dito, ang pagkilos ng mga sibilyang Pilipino, nagbigay sila ng suporta sa mga gerilya, tinatago ang mga sugatan, ginagamot at pinapakain ng palihim. Ginagamit ng mga kababaihan ang kanilang kagandahan upang mandinlang sa mga Hapon. Ang mga kabataan ay naging mensahero at tagapagdala ng mga armas. Okay. Yan ay mga simpleng tulong na
na ibigay ng mga sibilyan para makalaya laban sa mga Hapon. Ang liberasyon ng mga Pilipino, ang mga Pilipino ay hindi lang sila naghintay sa pagbabalik ng mga Amerikano upang sila ay iligtas sa kamay ng mga Hapon. Sa maliit na paraan ay ipinagtatanggol nila ang kanilang sarili upang hindi mayurakan ang karapatan nila bilang isang tao. Noong ikasyam ng Enero, 1944, ay bumalik si General Douglas MacArthur ang nagwika ng "I shall return" upang iligtas ang mga Pilipino sa kamay ng mga Hapon. Ang mga Pilipino at Amerikano ay nagtulong upang makipaglaban sa mga Hapon upang makamit ang bagong kalayaan. At yan na lamang po ang ating talakayan tungkol sa kalagayan ng mga Hukbalahap sa panahon ng Hapon. At maraming salamat.